Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA sa ikapat na araw ng Philippine Cup. Sa doubleheader Sunday nga, sa first game, naglaro ang Terra Perma Jeep kontra sa Elixir Warriors. Sa score na 99-95, nanalo ang Terra Perma Jeep at ang naging best player of the game ay si Stephen Holt, nakmana ng 17 big points, 7 rebounds para pangunahan ang Terra Perma Jeep. 2-0 na nga po ang kanilang kartada. Sinuportahan naman si Stephen Holt na Wami Chongson na kumana ng 21 big points. Di Liano meron si 18 points at si Calvo meron 16 points para pangunahan ang Terra Perma Jeep. Samantala ang Enrex Warriors, dalawang player lang ang nasa double figure. Ito ay si Robert Bolick Jr. na kumana ng 29 big points at si Nermal naman 15 big points. Very physical ang naging laban ng kanilang laro. Samantala sa second game naman, ang Northport Batang Pier kontra sa Converge Fiber Xers, score na 112-104 ay coming prime behind win ang pinanalunan ng Northport Batang Pier, na kung saan naging best player of the game ay si Joshua Monson na kumana ng 17 big points, 6 rebounds at 6 steals para pangunahan ang Northport Batang Pier. Apat na player ng Northport Batang Pier ang nasa double figure. Pinangunahan ito ni Arvin Tolentino. Kaya naman marami ang nagsasabi, ito na ang simula ng Northport Batang Pier para duminahin ang Philippine Cup dahil na rin sa kanilang mga batang player at mga big man na hindi pa nga 100% sina Well Navarro at sa Blusero. Kaya inaasahan sa mga susunod na game as mas lalo pang mag-i-improve ang Northport Batang Pier. Samantala, ayon nga sa ating insider, matapos nga kunin ng Blackwater Bossing si Justin Chua, ay inaalok daw ng SMB ang isang big man nila na si Big Manuel papunta sa Blackwater Bossing. Kapalit si Justin Chua. Matatandaan, sa huling dalawang season or konferensya ng SMB ay hindi nakapaglaro si Big Manuel. Dahilan para pag-isipan na nga ito ng management ng SMB, napakawalan na ang nasabing big man. At the age of 36 ay meron na nga ang iniindang injury si Big Manuel at hindi na nga nakakatulong sa kampanya nila sa nakaraan konferensya. Kaya naman tinitingnan na ang mga posibilidad na posibleng pakawalan na ito ng management ng SMB at maghanap na ng mga bagong player na makakatulong kay Junmar Fajardo. Ang tinitingnan ngayon na posibilidad dahil sa pagkakaedad ni Big Manuel ay kumuha na ng mas batang player. Opo, at iniintay na lang ang management kung magkakasundo sila ng Blackwater Bossing, kasi gusto nga ng Blackwater Bossing si Big Manuel din. Malaki ang tsansa dahil nga si Big Manuel ay naglaro dati sa Alaska at si Coach Jeff Carriazo ay naging head coach ng Alaska. Malaki ang tsansa na alam ni Coach Jeff Carriazo na gamitin si Big Manuel. At bago pa man ito magretiro ay malaki ang posibilidad na malaki ang maitutulong nito sa Blackwater Bossing. Kaya naman ipapadala daw si Justin Chua papunta sa San Miguel Vermin. Marami ang hindi nakakaalam na nanggaling na si Justin Chua sa San Miguel Vermin. Opo, noong 2014 hanggang 2015 season ay naglaro ito sa San Miguel Vermin, pero hindi ito nabigyan ng minuto at sa halip ay itinrade ito sa Barraco Bull. Kaya naman nagpalipat-lipat na nga ng koponan itong si Justin Chua. Marami ang nanghihinayang sa talento na meron si Justin Chua dahil napakagaling ng bata, pero hindi nagtatagal sa isang koponan dahil na ititrade ito. Ilan team na kaya ang nalipatan ni Justin Chua, pero hanggang ngayon ay wala pa siyang masasabing home ng koponan na po pwede niyang pagretiruhan sa PBA. Pero hopefully ito na nga ang huling koponan na posible niyang paglaruan ang SMB at dito siya makakuha ng kauna-unahan niyang kampyonato. At dahil dito ay inaasahan na anytime kung magkakasundo nga ang Blackwater Bossing at ang San Miguel Vermin ay magkakaroon na sila ng mga bagong player sa katauhan ni Justin Chua at Big Manuel.
Ano sa tingin nyo? Dapat nga ba itong ituloy na ang trade negotiation na nangyayari? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Rudy Garcia, Ryan Taupo, Mac Bautista, Vic Wago, kagawad ka sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Lucky Alon, Scott Ranger, Ronald Bersubidan, Jan David Gulapa, at siyempre si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Pagbisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipalo, pakishare, ganoon din po sa YouTube channel nito at sa bagong FB page ko na Half Court Press PH at sa YouTube channel din nito. Suportahan nyo ako palagi para updated kayo sa lahat ng sports happening. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.